Hindi malaman ni Irish kung ano ang magiging reaksyon niya sa gustong sabihin ni Frank. Ano ba yun? Mag-utos ka na para magawa ko na. Nagagalit-galitan ito upang maibsan ang pangambang na darama niya. Tahimik lang si Frank. Wari na pipi sa sasabihin. Pag ganitong seryoso na silang dalawa, ay hindi niya maunawaan ang kaba. Kapag dinadaan-daan lamang sa pang-aasar, ay madali lang niyang masabi ang mga katagang I love you. Dahil nabahag na naman ang buntot nito, ay iniban niya ang sanang itatanong niya. Yung about kay Samantha na no'y sasabihin ko, hindi na natapos ni Frank ang sasabihin dahil dinugtungan na ng dalaga ang sasabihin. Alam ko na ang tungkol dyan. Simula na makamiting natin ang asawa niya, ay halata na sa binabatong pang-iinsulto sa'yo. Idagdag pa ang mga marites sa kumpanya. Minsan pinag-uusapan ang tungkol sa inyo noon ni Ma'am Samantha. Paliwanag ni Irish. Napatango naman si Frank. Seems that he no longer need to explain about his past with Samantha. That's why I avoid her. Avoid? Eh, kasama mo nga siyang nag-lunch? Nagtataka ang tanong ni Irish. Well, I meet her at the elevator. That's why I have no choice but to invite her. Alangan naman sa maging bastos ako. Teka, kaya mo ba ako tinatarayan dahil doon ha? Selos ka no? Asar ni Frank sa dalaga. Che, makaalis na nga, walang matinong kausap. Inis, pero may halong hiya nung tinalikuran niya ang boss niya. Hiya, dahil totoo namang nagsiselos. At inis, dahil hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang nadarama niya sa boss niya. Pagkaalis ay ngingiti-ngiti pa si Frank. Feeling kasi nito ay gusto na siya ng sekretarya niya. Kung sasakit kasi, nakita na niya ang symptoms. Nagselos ka pala nung kumain kami ni Samantha? Ani nito na kinakausap ang sarili. Mabilis ang pagdaan ng mga araw dahil sa nalalapit na launching ng proposal ni Mr. Frank Del Fuego. Isa pa ay ang preparasyon para sa darating na kaarawan niya sa Linggo. Hatid sundo ng mga bodyguards si Irish kaya di makalapit-lapit si Luis. Baka kasi makilala siya ni Lexus at makatunog. Pag nagkataon na nakipagkita siya sa dalaga, naging abala si Irish sa mga sunod-sunod na trabaho. Si Frank ay panay-attend naman ng mga meeting na hindi kasama ang kanyang sekretarya. Siya na kasi ang kanang kamay nito. Pagtrabaho kasi ay trabaho. Ganon ang dalaga. Naisin man niyang kausapin si Frank, ngunit minabuti nitong mag-focus sa first priority niya, ang trabaho. Hanggang sa sumapit na ang Linggo, gabi gaganapin ang naturang selebrasyon. Kaya sa umaga ay paperworks pa rin ang kanyang inaatupag. Halos nagkulong na siya sa kwarto habang ang inay nito ay nagluluto. Di na niya na malayang pumasok ang kanyang ina sa bukas niyang pintuan na may daladalang tray ng pagkain. How sweet! Ngiti pa nito na tila nagpapa-baby. Kumain ka na, kanina ka pa nakatutok sa mga papel na yan. Abay, day off mo. Dapat every weekend. Konti na lang. Maasawa mo na ang mga papers na yan. Saad ng kanyang ina. Consider lang mama. Alam nyo naman na birthday ng boss ko mamayang gabi. Isa pa, malapit nang i-build ni Mr. Del Fuego ang pinopropose niya. Di na umimik ang kanyang ina at tumango na lang bilang pagsang-ayon. Speaking of birthday, naalala ko ang shopping bag na bigay sa akin ni boss. Tiningnan ko iyon kung anong klaseng damit ba ang ipapasuot niya sa akin. Kinuha ko iyon sa cabinet ko. Grabe, branded ah. Luciana's Collection. Isa yon sa pinakamahal na brand ng pinapasukan niya. It means limited edition ito for VIP customers. My God! Madali kong binuksan iyon at inilabas ang pulang dress na sa tansya ko ay hapit na hapit. May pagka shine shimmering pa itong effect. Wow! Ito ang pinakamahal na dress na binibenta ngayon na. Hindi siya makapaniwala na siya ang makakapagsuot nun. Naka-off shoulder at sa may bandang dibdib ay mailuluwa nito ang kalahating hinaharap ko. Titingkad ang kulay ng aking balat sa dress na to. Humarap ako sa salamin at itinapat ko ang isusuot ko sa birthday. Nahihiya kong isuot ito. Hapon na,
Naghahanap ako ng maisusuot sa aking kabinet. Salamat at ibinalik na ng aking ina at Georgia ang mga gamit ko. I choose plain dress. Walang style at korba sa bandang bewang. Mahaba rin ang sleeve nito. Matingkad na color green iyon. I used that during our acquaintance party in third year college. Nang matapos na ako, ay sakto namang bumukas ang pintuan at iniluan noon si Georgia, Antonia at si Mama. Grabe ka, besh. Hindi tayo aatin ng posisyon. Ano bang suot mo? Bulyaw ni Georgia. Ano ba ang problema? Maganda naman na. Sagot ko. Nagtinginan si Aling Rosa, Antonia at Georgia. Tumikim naman ako na tila hindi nagugustuhan ang magaganap. Nangangamoy pwersahan na kasi. Sige, aalis na ako para makapunta doon. Hep-hep, anong aalis? Mr. Del Fuega, send an invitation card rin sa amin, Antonia, to make sure na maging Cinderella ka niya. Kaya, Antonia, ano pang hinihintay natin? Ayoko! Nagpupumiglas ako, pero hawak na ako ni Antonia at Georgia sa braso at sa pilit ang pinaupo sa vanity table ko. Oo, vanity table na ni Pulbo ay wala. Suklay lang. Wala rin kasing makeup ang dalaga. Nakalip tint lang at lugay ang buhok. Samantalang si Aling Rosa naman, ayun, isinara ang pintuan at nilak upang hindi makatakas ang anak. Sus Mar Joseph na bata yun. Dalaga na pero hindi nag-aayos. Pailing-iling pa nitong sabi at naghanda ng maiinom para sa mga bisita. Nang nasa sala na siya ay nandoon si Lexus. Ah, wala po bang nangyaring masama? Narinig kasi namin ang kaguluhan. Tanong ng binata. Wala naman. Nag-aayos pa ang anak ko. Teka, ibagtimpla ko muna kayong dalawa ng juice habang nag-aantay. Tukoy nito kay Lexus at sa kasama nitong bodyguard na nasa loob ng sala. Ae, may anin pa po sa labas? Ani ni Lexus. Kaya lang naman niya nasabi iyon dahil ayaw niyang kaligtaan na gawan din ng juice ang mga alipores nito. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa kasi hindi niya akalain na marami pala silang nakabantay sa anak niya. Agad siyang nagtungo sa bungad ng pintuan upang i-check kung may iba pa nga. At totoo nga, nakatayo sa labas ng bahay ang dalawa, tapos dalawa ulit ay nasa mini gate nila at sa sasakyan ay dalawang bodyguards na naman. Napalunok siya. Mukhang magiging Mrs. Del Fuega ang anak ko. Pambihira, ganun siya mag-alala sa anak ko. Ani nito sa isipan. Agad naghanda ng pagkain ang ali. Samantala sa bathtub naman ay nakalublob ang magandang katawan ni Mr. Frank Del Fuega. Nai-excite siya dahil makakadate niya si Irish. He could not imagine how she will look like sa gabing iyon. Hindi niya iniisip ang kaarawan niya kung hindi ang dalaga. Tonight, aamin ako sa'yo, Miss Dimatibag. You'll be mine. Sabi nito sa sarili. Samantalang, si Samantha ay sandamakmak ang biniling dress nito sa gabing iyon. Lahat sinukat at iniuuto sa mga kasambahay ang kailangan. Gusto niya, siya ang pinakamaganda sa gabing iyon. She wanted to please Mr. Del Fuega to seduce him. Sisiguraduhin niyang mapapanganga niya ang binata. She wear gray fitted dress na may hiwa mula sa bewang pababa. At halatang hindi na nito kailangang magbra dahil sa itsura ng dress, kita ang malindog nitong katawan. Napangiti siya at nagpa-makeup sa makeup artist niya. Ayusin mo ha? Yung magmumukha akong reyna. Maotoridad nitong sabi. Yes, madam. Mahinhing sagot ng makeup artist. 6:30 p.m. Nagsisidatingin na ang mga bisita. Nasa malaking bulwagan sila ng main mansion ng mga Del Fuega, which is private hacienda. Maganda ang dekorasyon. Ang motif ay black and red. Sinadya ni Frank iyon kasi isang black tuxedo ang isusuot niya while Irish is red. Napangiti naman siya sa isiping iyon. Mukhang hindi na birthday celebration ang magaganap. Parang engagement party na ata. Yun ang nasa isip niya. Nakahilera ang iba't ibang putahe at may mga servidora rin pumapaikot para magbigay ng wine sa mga bisita. Tulad ng cake ay naka red black ang style nito. May mga rosas sa paligid at starlight.
Bawat estilo sa bulwagan ay mamahalin at halatang pinaghandaan. May malaki ring swimming pool para sa mga gustong maligo at mag-overnight sa party. In other words, magdamagan ang selebrasyon. Hanggang sa dumating si Mr. Anton Rianello at ang pamangkin nitong si Patricia na nooy nakasimangot. Hanggang ngayon kasi ay nagmo-move on ang inosente pang puso ni Patricia. Frank is her first crush at first love. Kaso ni crush back wala. Nagalit pa ito sa kanya dahil sa pagsugod nito sa kanyang sekretarya. Hanggang sa dumating na rin si Mr. and Mrs. Oy, natuon ang pansin ng mga kalalakihang bisita sa kagandahang taglay niya. Lihim na napapangiti si Samantha dahil sa ipinupukol nila ang titig sa kanya. Pakiramdam niya ay siya ang center of attraction, which is mas maging confidence pa siya sa kanyang sarili. Nang maramdaman niyang hinapit siya ng asawa at nagdikit sila na tila siya ay ipinagyayabang ng asawa. Nainis naman siya at nandidiri sa asawa. Tinitiis na lang niya dahil sa kayamanan nito.